pagbiya ng mga nanay, sila po ay binigay sa atin bilang kasama at katuwang. So, masaganang pakinabang ang banggit po doon, no? Sa verse 11. Ang mga nanay ay masaganang pakinabang, yan po yung nakakamit, no? Ng mga asawang lalaki, ng mga tatay. Bakit po pakinabang? Na meron po tayong partner, no? Meron tayong katuwang. Pagdating mo ng bahay, sagutan niya yung pagkain. Pagdating ng bahay, nandun na nakahanda na yung bilisan. Pagpapasok ka ng trabaho, sila din yung naghahanda. Kaya napakaganda po nung ano eh, nung ginagawa ng partner natin, ng mga nanay natin. Sa atin. So, mga kabataan, may mga bagay na minsan hindi natin nakikita ang bagay na ito doon sa ating mga magulang. Ano? Minsan ay pinagsusolo natin na mapagod yung ating nanay. Sila lamang yung nagtatrabaho. Alam natin na siya yung katuwang. Pero tayo, ng mga anak, minsan ay nawawala yung ating part na yung ating mga magulang ay ating tulungan. Nakakalungkot, may mga kabataan, ano po? Si nanay ang naghuhugas ng plato. Si nanay ang nagluluto. Pero yung anak niya, nagsiselfone. Nahayaan yung nanay. Sa panahon po natin ngayon, tingnan po natin yung nanay natin. Isang araw, pag yan po ay nawala, hahanapin mo yan. Sa Kawikaan 31 verse 27, sabi po dito, sinusubaybayan niyang mabuti ang kanyang sambahayan at hindi tumitigil sa paggawa araw-araw. Yan po si nanay. Pero po, dito makikita natin ang bigat pala ng dinadala ng isang nanay. Kala natin mga anak, easy-easy lang yung gawain ng nanay. Hindi po ganun. Kailangan din po yung help nyo. Kaya lang, nasaan po kayo nung panahon na kailangan? Ano yan? Nasa barkada ba? Ang nanay ko ay parang 7-11. Bukas kahit gabi. Sa pagsiserve, 7-11, diba? Bukas. 24 hours. Parang ganun si nanay. Lalo na pag may baby, no? Magigising. Kailangan sabayan mo yung tulog ng baby. Pag natulog siya ng alas dos ka rin matutulog. Kaya gigising siya ng alas 4, gigising ka rin ng alas 4. Ganun po, kahirap yung maging nanay. Pangalawa, yung una po, isang nanay ay kasama at katuwang. Pangalawa naman po ay siya po yung tagapangalaga sa mga anak. Sa 1 Timothy chapter 5 verse 9 to 10, no, tagapangalaga sa mga anak. O mga tulad nito ang isasama mo sa talaan ng mga babaeng balok. Di kukulangin sa 60 taon, minsan lamang mag-asawa. Ito po yung qualification na binabanggit. At kilala sa paggawa ng mabuti. Napalaki ng maayos ang kanyang mga anak. Yun. Sabi ko doon, napalaki ng maayos ang kanyang mga anak.
So isang part, nagnanay, yung major part ng role niya, siya po ay tagapag-alaga sa mga anak. Gaano po ba kadali na palakihin ang isang anak? Mahirap ako po. Ako po ay lumaki na medyo suti. So, naranasan ko noon, pagpapaluin ako, ay nabulang kami. Sa may malawak po ang parang po. Tapos, mga pumunong ng santol, kayo dito. Gagawin ko po, aakyat ako sa kayo dito. Eh, hanggang tanghali ako doon. Kasi pag bumaba, may palo ako. So, mga nanay, kayo po yung pinatasan, na maging tagapangalaga sa mga anak. Ayan. At once na nagampanan po nyo, yung tungkulin na ito, sabi po sa Kawikaan 31:28, ito yung resulta. Ginagalang siya ng kanyang mga anak at pinupuri ng kanyang pamilya. Ayan. Mga asawang na natin, ating po bang binibigyan ng parangal ng anak, yung ating pamilya. Hindi yung araw-araw, puro pagtulong sa inyo. Pero hindi naman natin, hindi naman nila nakikita yung kahit pa paano pasalamatan. May mga tatay, pagdating ng anniversary ng kasal, doon lang inilalabas yung kanilang asawang babae. Isang taon. Dapat din po gano'n, sa loob ng isang buwan man lang, ipasyal natin. Naranasan po ba niyo yung wala kayong pera? Tapos ipapasyal mo po yung iyong asawa. Papayagin man yun eh. Ito na lang yung pera. Yung maglakad-lakad lang kayo sa kanya, magkwento man. Habang tinipisod yung mga bato, hindi okay na yun. Pao na makakaman niya eh. Kasi wala kang pera. So, malaking bagay sa isang nanay yung nakakaranas po siya na kahit kaunti man lang papuri para sa kanyang anak. Kaunting papuri na galing dun sa kanyang asawa. Ito na nga. Puro mantika na yung damit. Man lang mapasalamatan doon sa kanilang ginagawa. Ano po? So, mahirap magpalaki sa mga anak. Yung pagbubuntis niya, ilang buwan niyang dadalhin yun. Yung pangangalak, lalo na po yung pagpapalaki. Ano? Pagpapalaki ng anak. Tapos, nung unti-unting lumalaki na, lumalaban pa doon sa anak. Lumalaban mo sa tanay. Makakalungkot po. Pero hindi nakikita ng mga kabataan yung grabing responsibilidad ng isang nanay. So, sabi po dun sa Kawikaan na binasa natin kanina, kahit napakarami niyang ginagawa, kahit napakarami niyang mga pasanin doon sa pamilya, iniingatan daw niya yung kanyang kamay. Nandito po kasi sa kamay na ito, yung mga napakahalagang bagay upang ipadama sa bawat isa sa atin na tayo ay mahal. Mga kapatid, ano ba ang mayroon sa kanilang kamay? Number one, a mother's hand is gentle, tender, and comforting. A mother's hand is gentle, tender, and comforting. Pag sinabing gentle, sa Tagalog ay malumanay. Ang tender ay malambing. Ang comforting ay nag-aaliw. So yan po si nanay. Ako po, bago kami umalis, alam po niyo rin yan. Pag kami ay uuwi ng
na papunta ng Maynila, papunta ng Pasig, o kaya Kainta, pumunta ng Ban, ang gagawin po namin ay lalapit kami sa tatay namin. Yun yung gusto niya. Gusto niya na bago pals kami, yung mahagod, yung amin, yung ulo, pagano'n. Ang sarap po kaya, no, ano, yung makomfort ka, na maranasan mo yung gentle and tender and comforting hand mula doon sa iyong nanay. Pangalawang bagay na makikita po natin doon sa kamay ng nanay, yung number one ay a mother's hand is gentle, tender, and comforting. Pangalawa, a mother's hand is resourceful. Mapamaraan. Doon po sa ating binasa sa Kawikaan, sinasabi po dito na yung isang woman o yung isang nanay ay dinidescribe na yung kanyang kamay ay ginagamit sa pagtatanim sa bukid para bibenta ng real estate, pagdadamit doon sa kanyang pamilya at pagkikare doon sa mga nangangailangan. So, yun po yung sinasabi doon. Ano, ang isang nanay ay papamaraan. Kung yung sahod po ni tatay ay minsan ay kulang. Minsan kami, tayo mga anak, nagugula tayo. Saan ito nga ni nanay? Ang bilis ng dumiskarte. Yung iba ay may talent na nagmamanicure. Biglang aalis ng isang oras dun sa tahanan. At pagbalik, may ganun na. Ganun po sila. Ano? Pangatlo, a mother's hand is a disciplinary hand. A mother's hand is a disciplinary hand. Ibang kamay na ito ay nagagamit ng mga nanay para tapik-tapikin ang mga anak. Minsan, sa mga kabataan, nandun yung pagkakamali. Napangganda ng disiplina ang mga anak sa pangitan ng aking kamay, pero samahan po natin ang pag-ibig. Kapatid, iba po yung lipo, yung touch ng isang anak. Nandiyan yung kanyang tender lang, yung kanyang pagmamahal. Kaya lang minsan, patulad tayo ng bata. Minsan, pinakaya natin yung ating nanay. Hindi po dapat sa panglabas na ang mga tumingin. Kung yung kamay ng nanay ko ay tulugod na, kaya ko din siya pagmanaki na siya ay sa tunay. Mga kapatid, kayo din, meron po kayong nanay. Yan po bang nanay nyo ay the best na nanay sa iyo? Kung hanggang ngayon, meron man siyang pagkakamali, pero hindi mo pa rin mapatawad. May mga anak na gano'n. Yung nanay niya, nag-iisa lang po yan. Hindi naman po sila perfecto, nagkakamali din sila. Pero minsan, tayo mga anak, ipagpapatigas natin ang ating kasi. Maaaring ilang araw lang, ilang buwan, sila po ay papanaw. Pero doon ba sa kanilang pagpanaw, saka pa natin sila aabutin, saka pa lang sila yayakapin. Itong May po, ano, ito po ay papalapit yung Mother's Day. Ngayon pa lang, mga kapatid, mag-isip ka na ng isang bagay para yung nanay mo ay mapasaya mo. Mga maraming panahon, puro sakit ng ulo. Ang kanyang puso, iba yung nararamdaman sa iyo. Ito na yung time na baguhin mo yung
pagtrato natin sa sarili natin. Papagod na siya ay magmamahal sa atin. Ganun din yung pili natin kay Nathan.